So ito na yun mga busing, pagkatapos na i-convert ng SkyGo 4 pins CDI. Napakalaki ng natipid natin kasi ang stock CDI nito ay nasa 4,500. Then yung SkyGo 4 pin CDI ay nasa 500 lang. So welcome mga busing, kung saan ay pwede kayong matuto sa aking channel. May XR150 dito mga busing na papalya-palya yung andar. May kuryente naman pero palyadong palyado siya. Sa katunayan ay bagong palit ang karburador nito, spark plug cap at spark plug. Then inalis na din nila yung air filter dahil baka yun ang dahilan ng papalya-palyang andar. Dahil hindi mapatino ay nagdesisyon na si Busing na dalhin na sa atin yung kanyang motor. Sa katunayan ay maraming beses ko nang naranasan yung ganitong andar ng XR125 or XR150 na papalya-palya yung andar. Sa katunayan, ang sira nito ay ang CDI. So dahil sa mahal yung CDI nito, nasa 4,500, ika-convert na lang natin ito sa SkyGo 4 pin CDI dahil nasa 500 lang. So ngayon, drain ko na yung oil. Basta mag-convert tayo ng SkyGo 4 pin CDI sa XR125 or XR150, kailangan nating tanggalin yung kanyang flywheel. Kasi palyadong palyado pa rin to kahit tayo convert na natin sa SkyGo 4 pin CDI kung hindi natin ikakat yung trigger ng flywheel ng XR125 or XR150. Kaya kailangan nating tanggalin yung kanyang flywheel. Sa pagkakat naman dito sa trigger ng flywheel ay may tama itong sukat yung ikakat natin. So ito na yung flywheel mga busing ano. So medyo mainit-init pa yung kanyang makina. So dito sa pagtanggal ng flywheel, basic lang naman ito mga busing kasi tatanggalin lang natin yung nut. Then gagamit tayo ng puller para makuha natin yung flywheel. Ito na yung trigger ng flywheel mga busing. Kung makikita natin dito ay mayroong maliit na trigger at kasunod naman ay mahabang trigger. So may nakikita tayong ditong literip, din sunod ng literip may guhit yan busing. Diyan tayo kukuha ng sukat na ikakat natin dito sa flywheel ng XR125 or XR150. Maglagay lamang po tayo ng palatandaan para tama yung ating pagkakat. Okay, on ang speed sa pagkakat, pinutol ko muna yung palatandaan para hindi na madama yung dapat na maiwan sa panahon na isasunder na natin yung trigger. So, una kong sinunder yung maliit na trigger. Then, sunod ko naman itong mahabang trigger na may palatandaan sa ating sukat. So sa pag-sander ng trigger ay kailangan ipantay lang natin doon sa flywheel.
So okay na mga busing, tapos ko nang na-cut yung trigger ng flywheel. Pagpasensyahan nyo na mga busing, hindi makalapit yung camera ko kasi naka-head strap lang ako. Kaya pakinggan nyo na lang mabuti yung sinasabi ko para masunod ninyo ang mga proseso sa pagka-convert nito. Ngayon ay babalik ko na itong flywheel kasi ito lang yung sadya natin dito, ang pag-cut lang sa trigger ng flywheel. Habang hinihintay ko pa yung gasket ay dito na muna tayo sa kanyang wiring kung paano naman ang pagkabit nitong SkyGo 4-pin CDI. So dito may napansin ako na may iba ng kulay na nanugtong dito sa wiring ng kanyang CDI. Kaya pakinggan yung mabuti ang sasabihin ko para hindi tayo magkamali sa pag-connect dito sa wiring. Dito malapit sa may CDI, nandito pa yung original niyang kulay ng wiring. Kaya ito yung kanyang CDI wiring diagram. Itong kulay green ay ang kanyang ground. Ito namang blue na may nakalinya na yellow ay pulsar. At ito namang black wire na may nakalinya na yellow ay patungong ignition coil. At ito namang red wire ay ang kanyang positive. So ito yung kanyang CDI wiring diagram ng XR125 at XR150. Ito naman yung sakit ng SkyGo 4-pin CDI. So hindi ito naka-color code mga busing. Kaya pakinggan yung mabuti yung aking sasabihin. Dito sa may left side sa bandang itaas ay ito yung kanyang pulsar at ito yung una nating i-connect dito sa wiring ng XR na ang kulay ay blue na may nakalinya na yellow. Yan yung kanyang pulsar. So pagkatapos nating i-connect ay huwag nating kalimutang lagyan ng electrical tape para iwas grounded. Ngayon, sunod naman natin sa left side pa rin sa bandang ibaba, yan yung kanyang ground. At doon natin yan i-series sa kulay green na wire ng XR. At yan yung kanyang ground. Yun naman, sunod natin sa may right side naman sa bandang ibabaw at dyan natin yan i-connect sa wire na black na may nakalinya na yellow sa XR at yan ay patungong ignition coil. Ngayon dito tayo sa pinakahuli na wire sa may right side tayo sa bandang ibaba at doon natin ito i-connect sa kulay pula na wire ng XR at yan yung kanyang positive.
At ito na yung SkyGo 4 pins CDI. So sa mga nalito sa koneksyon mga busing, uulitin ko. So dito tayo magsimula sa right side, sa bandang ibaba, ito yung positive. Then sunod naman natin, sa right side pa rin sa bandang ibabaw, yan yung patungong ignition coil. So dito naman tayo sa my left side, dito sa bandang ibabaw, yan yung kanyang pulser. At sa left side pa rin mga busing, yung pinakahuling wire sa bandang ibaba, ito yung kanyang ground. At yan din ang CDI wiring diagram ng SkyGo 4 pins. So okay, nalagay ko na yung gasket at ibabalik na natin itong cover ng flywheel. So okay, fast forward tayo mga busing. Hindi ko na pinakita kung paano ko kinabit yung cover ng flywheel dahil na napakabisik lang naman ito. So ang kulang nito ay yung drain plug na lang at saka paglagay ng engine oil. So ngayon ay paandarin ko na mga busing. Ayan, one click lang siya, no? At saka napakaganda yung andar niya. At sa ginawa nating to ay nakatipid tayo ng 4,000 pesos. Shoutout pala dito sa may-ari na si George Ributa ng Mahayahay, Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Subscribe na mga busing at pindutin ang notification bell.